Good day mga master, no? Ako nga pala si Raylan at ngayon ituturo ko sa inyo kung paano ba natin masusolusyunan yung mga lumalangit na tunog sa saddle nyo at yung lumalagutok na tunog sa seat post nyo. Ang una nating gagawin tanggalin itong seat post na to. Pero bago natin tanggalin yan, kailangan lagyan na muna natin siya ng mark dito para pag binalik natin, mas mabilis kasi meron na tayong tanda. So ayan, pagkatapos natin lagyan ng mark or ng tape yung ating seat post, tsaka natin ngayon siya tatanggalin. Kapag maluwag na yung bolt, pwede na natin hugutin ngayon yung seat post. Tsaka natin ngayon tanggalin tong seat clamp. Tapos, kung nakikita nyo itong ilalim ng saddle nyo, mayroon niyang rail. Ngayon, itong mga dulo ng rail na yan, kinakailangan mo yan lagyan ng, ang gagamitin ko lang siguro yung WD-40, pero kailangan konting amount lang ang ilalagay mo dito. Kasi minsan yung tunog, dito yan ang gagaling, tsaka dito, sa part na to, sa likod. So, ayan, kailangan natin yan lagyan ng kahit small amount lang ng WD-40 para hindi siya masyadong nag-i-squeak, tumutunog yung parang lumalangit-ngit. So mga master, ito lang muna yung gagamitin ko. Etong dulo na to, yung dalawa na yan, sprayan lang natin ng konti. Yan. Yan mga master, ah. Tsaka ito, lagyan din natin ng konti lang. Tapos punasan na lang natin yung mga excess. Pagkatapos nyong malagyan to ng WD-40, lagyan naman natin ng grasa yung mismong seat post. Ito, itong part na to, lagyan natin yan ng grasa. Itong buong part na yan. Pag nalagyan natin ng grasa to, pati itong loob ng seat clamp, lalagyan din natin ng konting grasa. Ito, yung loob niya. We'll be right back.
So, pag nagawa nyo na lahat ng mga steps na yun, ibabalik na natin siya. Tapos, tsaka nyo itry kung may tunog pa rin, wala na. Okay, unahin nating ibalik tong seat clamp. Ibalik na rin natin ngayon itong seat post. Lang kadali yung proseso. Kayang-kaya nyong gawin to kahit sa bahay nyo. Ride safe mga master!